Good morning sa ating lahat. Good morning. Hello, hello, hello. Nandito ako today para i-share sa inyo kung paano tayo yumaman, magkaroon ng magandang sasakyan, magagarang sasakyan, at magkaroon ng gandang-gandang charot. Here today para i-share sa inyo ang mga simple tips para maging dumi ang ating skin. Glowing yung ating mga mukha. Glowing, blooming, ganyan. Disclaimer, hindi po ako health expert. Ang isi-share ko sa inyo kung ano yung routine ko na ginagamit personally. Disclaimer, hindi po ako health expert. Okay? Start natin sa umaga, yung pagkagising na pagkagising. Sino sa inyo dito ang first thing in the morning, cellphone agad ang hinahawakan? Taas ang kamay. Tayo yun, tayo. Yes. Before, ganun talaga nanayan kong routine. Pagkagising, bukas ng cellphone, titingnan ng oras, ganyan. Kung every, ganyan. Pero lahat yun na bago. Kasi meron akong nabasa na mali siya. Siyempre, radiation agad pagkikising. Radiation agad. So, hindi siya maganda sa ating mga mata at sa ating pangangatawan. So, nang nabasa ko siya, binago ko siya, sinunod ko siya. Ang first na inaano niya is when you woke up, drink a glass of water. Yan yung ginagawa ko ngayon. Pagkagising, iinom agad ako ng tubig. Pero actually, bago ako uminom ng tubig, meron akong routine na hindi ko alam kung sino makaka-relate sa akin. Tinitingnan ko muna yung mga anak ko pagkagising. Ewan ko, tinitingnan ko kung humihinga sila. Hindi ko alam. Tapos ganyan. Tapos parang na-feel ko na I'm so blessed na meron akong mga kids kasama araw-araw. Ganun. Yun yung ano. Tapos na, babangon na ako. Iinom ng tubig. After nun, pwede na akong mag-cellphone. Chine-check ko kung may mga messages na kailangan replyan, ganyan. Mga post na may mga comments, ganyan. Nag-reply na ako, ganun kaaga. Nagko-comment back ako, ganun. Yun. Yung pag-iinom ng tubig, actually, needs talaga natin ang ating katawan yan. It's so good to keep hydrated yung ating katawan. Ginagawa ko siya kasi nag-workout. Kaya, dapat before ako mag-workout, kailangan more water. At least, 2 glasses before ako mag-workout. Ganyan. Isa pa din na ginagawa. 2 hours before going anywhere, halimbawa pasok, malengke, kailangan 2 hours. Gising na ako nyan before. Kasi yung 1 hour, nilalaan ko sa pagluluto ng agahan ng mga anak ko, ganyan. Ang pangalawa, yung 1 hour, yun na yung mag-workout ako. 1 hour, nag-prepare ako ng pagkain nila, sabay linis. Yung paglilinis ko sa paligid ng bahay, yun na rin yung parang stretching ko bago mag-workout. Kasi, tamad ako mag-stretching. So, yung paglilinis ko, yun na yung stretching na ginagawa ko. Tapos nun, 15 to 30 minutes, depende sa mood, kung sinisipag, umaabot ng 25 minutes o 30 minutes yung workout. Pag hindi, 5 minutes lang okay na. 5 to 10 minutes, yun yung pinaka-minimum ko na workout.
hindi naman ako araw-araw nag-workout. 3 times a week, at least 3 times a week yung pag-workout ko. So, ganun ang routine ko na lang sa umaga. Afternoon, 15 minutes, yun naman yung pahinga ko after mag-workout. 15 minutes lang na pahinga bago maligo. Yung pinapatuyo ko lang yung pawis ko. Mga 15 minutes, okay naman na. Huwag lang tumapat sa mga hangin. Yung air na ano lang, normal, sa labas ng bahay. Yun. And then, yung 15 minutes na ano, habang nagre-rest ako, si-set ako ng ano, ng strong motivation para sa sarili ko. Araw-araw yan. Yung parang, hindi ko alam kung pang-ano ko lang sa sarili ko. Kasi nasa HR ako, so lahat talaga ng stress ay nasa amin. Hindi madali ang mapabilang sa team ng HR. Lahat ng stress, lahat ng problem nasa amin. Kailangan matatag ka, matatag yung loob mo. Sa kailangan, pag nasa HR team ka, matatag yung loob mo. Yun lang masasabi ko. Parang super powerful na words. For example, na sinasabi ko sa sarili ko, yung kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, I'm gonna do my best for the day. Yun yun yung sinasabi ko sa sarili ko. Yun yung first na lagi kong sinasabi sa sarili ko every day habang ako nagpapahinga bago maligo. Yun, parang kailangan natin yung mga ganyang salita kasi talagang sabihin ko sa inyo na talagang hindi naman araw-araw pero talagang nakaka-stress ang nasa HR ka na department. Pero proud ako na 8 years na ako sa HR team. Ayan. Alam nyo ba na sa sobrang, sa minsan may araw pa yan na sa sobrang stress ko sa work, hanggang sa panaginip ko, daladala ko yung trabaho ko, yung stress, napapanaginipin ko siya. Imagine nyo, buong araw na ako sa opisina, tapos sobrang sa panaginip ko, kasama ko pa rin yung mga stress na dinadala. Ganun. Next is yung ano, yan yung inaano ko, pampa-encourage ko sa sarili ko, yung mag-ano ako ng strong, powerful words para sa sarili. Next, yung ina-apply ko sa mukha ko, almost every day. Yun yung pinaka-importante sa akin, yung toner and then yung sunblock. Number one talaga na ano na is sunblock talaga. Kung ayaw yung mag-dark yung skin nyo, may mga dark spots na, at matanggal din yung mga dark spots kung may mga ginagamit kayo pampaputi, hindi siya effective daw pag walang sunblock. Ayan yan. Yun, yung kung may mga gagamitin kayong pampaputi, syempre pumili kayo ng mga products na pasok sa budget nyo. At syempre, hiyang dapat kayo. Yun yung importante doon. Yun, hiyang kayo doon. Ako, toner and sunblock, okay na ako. Wala na ano doon. Sa mga next vlog ko, isi-share ko sa inyo kung ano yung product name na ginagamit kong toner and sunblock set siya. Rejuvenating siya. At talagang naghiyang ako doon. Ayan. Ganyan. Vitamins, wala akong iniinom na vitamins. Actually, dati umiinom ako. Pero ngayon, wala na. Kasi, parang sobrang ano, makalimutin ako. Saka tamad akong, hindi kasi siya kasama sa routine ko everyday. Parang nakakalimutan ko. So, sayang lang. Dapat araw-araw ganyan. Uminom ka. Mas okay pa sa akin yung kumain ako ng pipino araw-araw at magkalamansi juice. Okay na ako doon. Hindi naman ako sakitin. Okay na ako doon sa ganung routine ko na pipino and ano. Yung pipino para sa akin detoxify.
Ang calamansi juice naman is vitamin C siya. Ganun, okay na ako. And then, ang i-share ko din sa inyo yung ano, habit ko sa pagkain. Sa umaga, madami talaga akong lumamon. Ang masasabi, bakit hindi ako tumataba? Sa umaga, talagang full meal ako. Pinaka-importanteng meal sa akin is yung sa umaga. Yan yung pang jumpstart ko sa katawan ko. Yan. Marami akong kain, as in lamon siya. Todo-todo yung kain. Hanggat kaya ng chan ko, kakainin ko siya. Ganun. And then, sugar. Avoid. Hindi ako masyadong ano sa sugar. Kasi bukod sa nakakataba, nakakataas ng timbang yung sugar, may nabasa din ako na nakakaano siya ng wrinkles dito around sa ating eyes. Ayan. Ayan yan. Nakaka-produce siya ng wrinkles. So, avoid ng sugar and sweets. Ina-avoid ko rin kasi siya, especially chocolates, kasi bawal sa migraine ko. Meron akong migraine. Kaya, kumakain ako konti. At paminsan-minsan lang. Ganun. And then, isa din sa inaano ko yung hindi rin, kaya si rin siguro hindi ako tumata dahil hindi ako mahilig kumain ng mga burger, ganyan, french fries. Bihira, kumakain naman ako, pero bihira. Occasionally. Pag ano pa, minsan libre. Ayan, minsan nakatakawan, ganyan. Pero minsan lang, hindi ganun kadalas. Saka ayoko rin tumaba. Ang hirap huminga pag mataba. Pag tumataas ng timbang ko, alam ko na. So, tumataas yung timbang ko, mahirapan na akong huminga. So, ayoko din. Junk foods, hindi rin ako kumakain masyado. Kasi, bukod sa, syempre alam naman natin na, ano, na bawal siya. Hindi naman siya bawal, hindi siya healthy food. Ang ano sa akin is pag kumakain ako, lalo na napadami, yung ngalangal ako, nagsusugat, ewan ko. Saka hindi ako komportable pag may sugat yung ngalangal ako sobra. Kaya ano din ako, kunti-kunti lang kapag sa junk foods. At isa rin sa yan sa nababasa ko din na nakakapataas ng ating mga timbang, nakakaano ng tummy, nakakalaki ng tummy, ganyan. Siyempre, nanay na tayo. Madami na dapat at tayong inaano. Mas okay pa ako sa fruits. Tuwang-tuwa ako kapag may nagbibigay ng brutas. And then, ano pa ba? Alak. Hindi ako umiinom ng alak. Wine, okay lang. Alak kasi, lalo na beer, ayoko ng amoy niya. Amoy pa lang. Ayoko talaga. Hindi ko alam. Hindi rin lang siguro ako sanay. Dahil, hindi ako umiinom. Alam niya ng mga nakakakilala sa akin. Sa edad tong to, isang beses pa lang ako na lasing. Hindi pa lasing, parang nahihilo lang. Yan ang matatandaan ko na uminom ako. So, sobrang baho na baho ko. Tinungga ko talaga yung ano, yung 250 ml na beer. So, ang ending, nahilo ako. Ayan. Wine, okay lang ako. Makikipag-jamming ako sa wine dyan. Hindi naman yung nakakalasing. Nakakahilo lang, pero kaya ko yung ano, amoy niya sa kalasa niya. Talagang hindi lang ako sanay. Saka ayoko rin uminom. Nakakalaki talaga siya ng chan. Siyempre, hindi naman tayo katangkaran. Tapos, chubby-chubby pa tayo. I'm not against sa mga matataba. Iniingatan ko lang din yung sarili ko. Kasi kapag medyo tumataas talaga yung timbang ko, hirap akong huminga. Yun yung ayoko. Meron din akong migraine kasi. Kaya, ang inaano ko talaga is, kung ano yung bawal, mga nuts. Nuts. Sobrang tamis, sobrang lamig, ganyan. Kapag ano, yan na lang iwasan mo para hindi umatake. Kasi pag umatake siya, sobrang sakit. Parang binabaray na sa sakit yung ulo mo na namamaga. Na ano, tinutusok, ewan ko, binabaray na. Sobrang sakit talaga siya. Makaka-relate sa akin yung may mga migraine.
ang ending talaga niyan as in, kailangan i-dual mo para nawala yung sakit ng ulo mo. Komportable na ako pag nakasuka na. Ano pa bang i-share ko sa inyo? Yung sa hapon, maaga naman ang uwian namin, so pagdating sa bahay, ako pa rin ang nag-aasikaso ng hapunan nila ng mga bata. Ako, kapag nakapag-merienda ako 4 PM, okay na ako dun. Kahit hindi na ako kumain. Oatmeal, okay na ako dun. Oatmeal, yan yung merienda ko. So, parang yun na rin yung dinner ko. Pagdating sa bahay, yung mga anak ko na lang yung kakain. Hindi na ako kumakain masyado sa gabi. Yun yung pinaka, sa gabi, wala na ako masyadong carbs. Dapat na intake. Kasi talagang pansin ko kapag masyado kang kumakain ng carbs, yun din yung nakakapalaki ng tiyan. Diba? Pag malaki ang tiyan, hirap mag-ano ng damit. Hindi mo na masuot yung mga damit mo. So, ganun. Tapos, hingal pa ako, ganun. Kama kong kumain, pero ulam na lang. Yun na lang ang ginagawa ko, ulam. Tapos, more water na lang din ako. More water yung inaano ko. Tinitay ko sa 3 glasses before matulog. Ang inaano ko rin, share ko din sa inyo, sobrang aga akong matulog. May bisita ako o wala, kailangan ang pinakalate ko natulog na is 10. Minsan nga, pagpagod na pagod ako, nakakatulog ako ng 8. As in, sobra. Kailangan kong pagbigyan yung antok ko, kasi kung hindi, insomnia naman, ayoko nang ganun. Kasi kinabukasan, aatake din naman yung aatake yung migraine ko. Ayoko talaga mapuyat. Isa sa ayoko is yung mapuyat, makaramdam ng gutom sa umaga, kasi yung migraine ko. At hindi lang isang araw yung migraine, ha. 3 days yan bago mawala sa ulo mo. So, kailangan sobrang ingat ka talaga sa katawan, sa habit mo, sa kinakain, ganyan. Pero simula na nag-workout ako, thanks God naman at hindi na ako ina-atake ng migraine ko. Except minsan pag nagpapalipas ako talaga ng gutom, hindi ako nakakaagahan, asahan ko yung migraine ko. At saka hindi magandang mag-migraine, Diyos ko, 3 days talaga, as in 3 days, ayan. Kaya huwag nyo nang pangarapin na magka-migraine, ayun. Yung talaga, importante sa akin yung tulog. Tulog na maaga. Then, yung ina-apply ko sa gabi, toner and moisturizer. Yan lang din ako. Kontento na ako dun. Inap na sa akin yung moisturizer. Okay na ako dun. Hindi ako masyadong kung ano-anong nilalagay. Minsan meron akong sa morning na napanood ko siya. Yung pinagugasan ng bigas. Nilalagay ko sa ref tap para maging yelo. At yun ang kinakaskas ko minsan pag medyo sinisipag yung sinisipag si Inday. Ayan. Nagkukuskus ako nun. Maganda siya. Nakakatightin ng balat. Tapos parang ang sarap-sarap ng pakana, fresh na fresh yung mo. I-try nyo yun. Yung marami nang gumagamit yan. Nagtatry ng ganyan. Effective talaga siya. Hindi ko lang alam kung anong niyan, bakit maganda siyang hindi ko alam kung paano 'yun, pero ginagawa ko siya. Ang nararamdaman ko, fresh na fresh yung balat ko. Tapos tighten yung balat. Saka ako magto-toner at magmo-moisturizer. Basta pag nagto-toner, may moisturizer talaga sa gabi. Importante 'yun. Yan lang ginagawa ko sa gabi, yan lang yung routine ko, toner and moisturizer. Ulit-ulit na ako. Ulit-ulit na. Ayun, yun lang. Yun lang yung share ko sa inyo. So, i-ano natin guys, balikan natin yung na-share kong tips sa inyo, yung sa morning. Kailangan mag-set tayo ng strong motivation para sa sarili natin, para kahit pa paano, kahit sa sarili na lang natin, i-cheer up natin yung sarili natin sa araw-araw na ginagawa natin. Pangalawa, yung ina-apply ko sa mukha ko, toner and sunblock.
sunblock, mag-sunblock kayo, promise, mag-sunblock. And then, yung mga kinakain para na-maintain lang natin yung kung ano yung ano natin, yung katamtamang katawan. Yun yan. Ayoko din namang payat. Ayos para sa sarili natin, para din sa atin yun. Self-love ang tawag dun. Hindi porkit may anak ka na or marami kang inintindi sa buhay, pabayaan mo na rin yung sarili mo. Lahat naman tayo maraming pinagdadaanan. So, nasa atin lang yung paano natin i-handle. Oh, nagbe-breakdown ako sa trabaho. Inaamin ko, naiiyakan ko na yan ng ilang beses. Siguro 3 sa 8 years. Pero ang inaano ko dun, kayanin. Kasi hindi naman lahat ng bagay dinasosolve. Ganun. Lahat ng bagay, kahit problema pa yan, na lumilipas at dapat mag-improve. Ganun. And then, yung sa gabi, apply ng toner and moisturizer. Moisturizer. Tapos, hindi na ako masyadong intake ng carbs sa gabi. And, ang inaano ko sa inyo lahat is water. More water. Keep dehydrated. Kahit sa mga anak ko, pansin ko yung pag-dry yung lips nila. Ako nang namis magsasabi, bilangin nyo yung tubig na naiinom nyo. Kasi nandito lang sa bahay sila eh. And then, ayun. Tulog. Yan, importante sa ating tulog. Para kahit mga mag-edad na tayo ng 50, mukha pa rin tayong 30, 20, ganun. Yan ang goals natin dapat. I-achieve. Para healthy tayo. Siyempre, may mga anak tayo na pinaglalaanan na ating buhay. Huwag na tayong magkasakit tayo. Kasi kapag nagkasakit, bukod sa mahal, bigat talaga siya. Ganon. And then, ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Kailangan masishare ko sa inyo, guys. Kung meron pa kayong mga tanong or may gusto kayong i-share, comment down below para mapag-usapan natin sa next video natin. Okay? Thank you for watching, guys. Yun lang. Maraming salamat sa mga bagong pa lang nakakapanood sa channel ko. Please subscribe. Baka naman subscribe. I-like yung video na to. Hit the bell button. Ganyan. Please subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. I would.